It's me, Abby, and welcome to another video. For today's video, ay sitting vlog muna tayo dahil kailangan muna din ng relax na video dahil kakatapos lang ng aking summative test at nakikita nyo naman, napapansin nyo naman na mahina yung aking boses dahil kailangan nating hinahan dahil may natutulog sa kabila at kailangan nating hinahan yung ating voice. For today's video ay mag-editing tutorial tayo using KineMaster. So before that, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para makadagdag ka sa aking 89 subscriber at para ma-reach na rin natin ang 100 subscriber. So ang KineMaster, ito yung ginagamit kong pang-edit sa lahat ng mga video na napapanood nyo sa aking YouTube channel. At ito na yung pinaka magandang editing app na sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog. So para maniwala ka kung gaano kaganda itong editing app na to, ay mag-edit ako ng isang intro ng isang famous na YouTuber, walang iba kundi si Hi mga babies. Wait. Ginagawa mo. Dapat gumagana mo. 1 2 3 go. Hi mga babies. Okay. Pwede na yan. Sumakit yung bunga ko dun. So, yan nga, si Miss V Cortez yung ating gagawin na intro. So, panoorin nyo muna itong intro niya sa mga hindi pa nakakaalam ng intro niya. Please watch this! Yan ang intro ni Miss V Cortez. Kaya gagawin natin yan ngayon. So, start ko na yung record, screen record para makita nyo yan. Ginagawa ko. Una punta tayo sa YouTube. Dahil magda-download tayo ng V Cortez intro song. So, search nyo lang yung V intro song. Tapos ito, meron na sa akin. Click nyo lang. Yan, ito. Pakinggan natin kung ito nga ba. So, sa video ito nga. Click natin yung share, tapos copy link. Tapos back. Punta tayo sa Chrome. Pwede rin Opera o browser. So, gamitin lang natin to para sa pag-convert ng song o music. Pindutin natin type lang natin yung MP3 converter. Yan, meron na sa akin. Tapos, click lang natin tong YouTube to MP3 converter. Yan. So, itong YouTube MP3 converter, guys, ito yung kukonvert ko ng mga video or music dahil pwede rin pala ditong mag-convert. So, itong MP3, ito yung sa music. Itong MP4, ito yung sa video naman. So, dahil song lang ay MP3. Tapos, ay convert na natin. Tapos, hintay lang na. Tapos, hintay lang. Nabubulol ako. Tapos, download. Yan, hintay lang natin. Lumalabas na naman yung Lazada. Yan. Tapos, ay download. Click natin yung download. Yan. So, ang bilis na na-download na natin yung ating V Cortez intro song. Tapos, back tayo. Punta na tayo sa KineMaster. Yan. Punta tayo sa KineMaster. At, ipapaliwanag ko yung mga bawat sulok-sulok nito. Yan. Click lang natin to. Yan. Click lang natin. Tapos, select aspect ratio. Select natin yung 16:9. Dahil ito yung match sa YouTube. Or, sa full screen. Yan. So, dito tayo. Yan, dito tayo. Mag-start. Itong media, yan yung kung saan tayo mag-select ng mga background, mga photos. Yan. Tapos, dito naman sa layer, yan, nag-media, tapos na tayo sa media, tapos layer, wait lang. So, please add a video clip or image. So, bawal
natin i-click yung layer kapag hindi tayo nakiklik ng background sa media dahil hindi mabubuksan yung ating layer. So, click natin yan. Tapos, kamukha din itong yung kanina yung media. Dito rin tayo nag-ano ng photos or video. Yan, yung media. Yan, dyan tayo nagsiselect din. Tapos, ito, effect. Dito tayo nag-aaral ng effect. Yan. So, nakikita nyo, apat lang. Dahil, yan lang yung ginamit ko noon. Sa, nung dating nag-edit ako. Tapos, itong get more. Dyan. So, dito sa get more, dito ka pwedeng mag-download ng mga effect na pwede mong gamitin sa pag-edit mo. Next naman, dito tayo sa overlay. Yan. Overlay, ito yung sticker na pwedeng ilagay rin sa ini-edit mo. Yan. May iba-ibang mga sticker dyan. So, pindutin natin ngayon get more. Yan. Para makita nyo kung anong mga sticker na pwedeng i-download dyan. So, yan. Celebration. Pindutin natin ang bagal ng signal. Yan. Mga sticker dyan. Ang dami, di ba? Huwag na natin i-click lahat dahil madami masyado. Next ay text. Dito tayo sa text. Yan, dito ka mag-type ng gusto mong i-type at ilagay sa ano mo. Yan, kunyari mo. Halimbawa yan. Yan, pwede mo siyang lakihan kung saan mo siya gustong ilagay. So, select. Delete muna natin. Tapos, ito yung handwriting. Ako, ito ay hindi ko naman ginagamit to. Yan, pwede kang mag-handwriting dyan kung anong gusto mo isulat. Tapos, ito naman sa ilalim, ito yung voice. Kung saan pwede kang mag-record ng voice mo na pwede mong gamitin sa ini-edit mo. Kung gusto mong i-record yung voice, matilagay dito, pwede. So, bawal akong mag- record dahil naka-screen record ako. Bawal akong mag-record ng voice dahil naka-screen record ako. So, pero pwede naman ito sa inyo. Yan, ito ay sa, ito naman ay audio. Dito ka mag-select ng mga gusto mong ilagay na background music or any ano-ano man. Yan, mga music dyan mo kukunin. Yan. So, mag-start na tayo. Dito naman pala sa kabila. Yan lang yung mga halimbawa nito. Itong sa taas. Yan. Yung dalawang yan. Maglagay mo. Halimbawa, maglagay tayo ng text. Yan. Halimbawa, na eksidente mong nabura. Yan, nabura mo. Pwede mong i-click to. Wait lang, lumalabas. Pwede mo i-click to para bumalik. O, di ba? Ang galing, di ba? Pwede mo siyang ibalik. O. Kaya kapag accidentally mong nabura yung photos, pwede mo siyang ibalik para hindi ka na mahihirapan. So, ito naman ay nandiyan mo export. Diyan mo export kung tapos ka na. Tapos, dito naman, yan yung mga setting, dyan mo edit kung ano mang, yan, fade out, audio fade out, yan, dyan mo setting yan, kung ano, yung audio mo, kung gusto mong ibahin, parang ganyan. Yan, next naman, dito ay, ito ay yung pataas naman, dito mo makikita yung mga ini-edit mo. Yan, baba natin. Yan. So, masasart na tayo guys ng pag-edit ng intro ni Miss V. Cortez. Yun, select media. Yan, mag-select lang tayo ng background kung ano-ano dyan. Yan. Tapos, dito sa, ay, na, ano tayo. Itong paint na maliit na to, click natin. Yan. Pwede ko, dito, sa bilog na to, pwede mong ibahin yung color niya. Yan.
click mo lang to ulit, click natin to, tapos may mga lalabas na color dyan. Yan. Tapos magpili ka lang kung anong gusto mong mga color na ilalagay mo. Yan. Pili tayo ng magaganda. Pili muna tayo. Yan. Click natin ulit. Pili lang tayo. Pasensya na sa ano na nagluluto yung mama ko ata. Yan. Pili lang tayo. Hindi lang ah. Tingnan natin kung maganda. Ibayin natin. Pangit. Yan. Yellow. O, tapos, move. Pili lang tayo. Yan. Kung anong favorite mong color, pwede mong ilagay dyan. Basta, pili ka lang. Wala akong alam na color. Ano kaya pwedeng color dito? You can master easy lang mag-edit dito kasi kapag gamat mo na to, talagang easy lang. Dito kasi ako comfortable na mag-edit. Yan, tsaka easy lang mag-edit dito guys kapag sanay ka na talaga. Yan. Back na tayo. Yan. Back na tayo. Pag-click na natin to, i-discuss kung ay sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga to. Color filter. Yan. Yung mag-ano ng mga filter na gusto mo. Next, ito yung color adjustment. Yan. And kung saan mo i-adjust, pwede mo i-adjust yung color. Tapos, ito yung effect. Parang yung screen mo, parang iba-block niya. Yan. Tapos, dito naman, dito ka magka-cut. Halimbawa nito, yan. Tapat mo lang kung saan mo gustong i-cut. Tapos, kung saan right, left, yan. Pwede mo siyang i-cut. Next ay, dito naman tayo sa mga clip graphics. Yan. Yung mga, ayun na. Parang ano lang to, parang mga effect din. Nandali natin. Ay, na ano. Naalis. Click tayo ulit ng ano. Ano yan? Yan. So, yan. Ito ay na-discuss ko na, kaya alam nyo na yan. Yan. Tapos, pilutin natin audio. Ilagay na natin yung dinownload natin. Ito tayo sa folder, tapos download. Yan. Hanapin lang natin yung V-Cortez. V-Cortez song ay intro song. Ang hirap, ano yan? Ito. Tapos, add lang natin. Itong yan, yung parang post yan. Post na, basta yan. Yan. Itong turo ko na to, pwede mong pakinggan muna bago mo i-add. Tapos, ito namang sign na plus. Pindutin, click mo yan, tapos, pupunta na siya sa ini-edit mo. Yan. So, masyadong mahaba yung ano natin, kaya ikliin natin. Play lang natin. Dapat mabilis. So, ano lang natin, sakto lang natin yung mga kailangan natin i-match yung mga background sa music din para magandang tingnan. Diba? Yan. Iksin natin. Oops. Ayan, kulang. Ayan, tingnan natin na. Kulang pa.
magdadagdag pa tayo ng background dahil kulang. Yan. Tapos, ulit ay palitin natin yung mag-select lang tayo kung anong gusto nyo. Yan. Mag-select lang tayo dyan. To blue. Yan. Select-select lang tayo. Dapat makolor. Violet. Lagay natin dito yung favorite ko. Nandiyan. Testing na natin kung nakaakma. Yan. Yan. Edit lang natin yung mga background para ma-match talaga sa song. Yan. Tapos ay mag-set. Punta na tayo sa layer. Tapos select na tayo. Punta tayo sa text. Tapos, sulat na natin yung gusto nating isulat. Kung name mo, ganyan. Yan. Sulat ko na lang yung V. Yan. Para talaga ang ingay ng background. Ang ingay. Yan. Yan. Lakiin natin. So, discuss ko, sasabihin ko naman kung para saan mga yan. Itong, turo, itong yan. Yan yung kung saan ka pwedeng pumili ng mga font na pwedeng ilagay mo. Pili ka lang kung ano yung nakaakma at gusto mong font na gagamitin mo. Tapos ito yung sa color, tapos i-cut. Yan, i-trim pala. Tapos dito naman, pwede mong bigyan ng animation, over animation, out animation. Yan, animation yung mga ganyan. Yan. Mga animation. Sa ilalim naman tayo, shadow, glow, outline, background color, kung ano mga yan. Alis natin yung shadow. Tapos palitan natin ng color. Ay, naman. Yan. Yan. Try nga natin. Kukulang dito. Yan, adjust natin. Adjust to. Adjust. Tapos pwede iksian, tapos pwede natin ihaba. Yan, tingnan natin kung talagang nakaano siya. Ganda o. Parang naano dito. Ibahin natin to dahil kapareho ng font, ng color ng font natin. Ibahin natin. Nag-ganito na ba ako? Thank you.
cut lang natin to. Yan, split at playhead. Yan. Cut natin dahil bigyan natin to ng animation. Yung itong ini-edit ko ay hindi talaga aktong-akto sa intro ni Miss B. Yung mga transition or animation na ginamit niya ay dito sa Kan Master ay yung iba'y wala. Kaya ibahin lang natin ng kaunti. Yan, pili lang tayo ng pwedeng animation natin. Alam ko, meron dito eh. Ayun. Yun na lang. Maganda yun, diba? Ay, select ko na yung pangalan ko. Ibahin ko na. Lagay ko na yung pangalan ko. Yan. Ivy. Ivy. Yan. Parang pumangit. Ulit. Palitan natin tong ano niya. Dahil masyado siyang ano yan. Parang kamukha lang. Kamukha niya ata ito. Color palitan natin. Parang nag-iba naman. Yan. Ulit. Yan. Tingnan mo lang kung pwede na siya. Yun. Nakuha na natin. O, lakihan natin. Yan. Tapos, dito, bigyan natin ng animation sa gumawa. Yan. Dun. Yun. Narinig niyo yung parang gano'n. Yun. Habaan lang natin to. Tapos, i-cut natin. Yan. Trim pala natin. Lagi akong cut yan. Trim natin. Trim. Yun. Tapos, click natin to. Spili tayo ng animation. Ay, wait lang. Pili pala tayo ng effect. Effect na pwede nating ano, gamitin. Ito, napili ko tong VHS tracking. Kung wala kayo, punta kayo dito sa Get More, tapos i-download nyo. Yan, tapos ma-ano nyo yan. Makikita nyo. Wait. Adjust natin. Dito yan eh. Tapos, trim natin. Right. Parang hindi akma. Delete natin nga. Delete. Ito kaya. Ayun. Yun, ito yung akma. Nagkamali ako, ito pala yun. Yan.
So ito pala yung akma. Yan. I-trim lang natin. Ay, wala na siya. Yan. Konti lang. Dapat yung ano lang, yung sound. Yung narinig. Doon lang. Dapat pasok lang doon. Yun. Bakit hindi naka-ano to? Oops. Yun, pwede na. Next, oh, play natin. Smooth. Oh, diba? Tapos, pwede na nating pindutin mo lang to. Kung tapos na yung iyong gawa na project, pindutin mo lang yan. Tapos, pwede mo na siyang export. Yan. Tapos, hintay-hintay lang ng mga ilang minuto. Yan. Na ano niya, ang bilis. Tapos, back. Tapos, punta tayo sa video. Oh, di ba? Yun. So, ganun lang kadali ang paggamit ng ating ating KineMaster app. At kung wala pa ka pang app nito, ay mag-download ka na. At that's it for this video. At sana nagustuhan nyo tong content na to at nakatulong ako sa pag-e-edit nyo. At don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para makatipag ka sa aking mga